isang mapagpalang hapon po sa atin lahat, mga kapatid. Nandito po kami para magayag ng mabuting balita. Hindi po kami manghihingi ng pera o manlilimos o magbibigay ng sobre. Mga kapatid, hingin ko lang ang konting oras nyo, marinig nyo lang ang salita ng Diyos para malaman natin kung ano yung gustong iparating sa atin ng ating Panginoon. Mga kapatid, naniniwala ba tayo na may Diyos? Naniniwala ka ba na mayroon umiiral na Diyos sa buhay natin? Alam mo kapatid, madaling sabihin na tayo ay naniniwala sa Diyos, ngunit wala naman tayong tamang relasyon, ay hindi po maayos yung kapatid. Sabihin mo na ikaw ay nagsisimba o nakakaalala, binabanggit mo salita ng Diyos, pero wala kang tamang panahon sa Panginoon, wala kang oras, hindi masamang magtrabaho araw-araw kapatid, hindi masamang maghanap buhay para sa iyong mga anak, sa pamilya mo. Pero kapatid, ang lahat na tinatamasa natin sa oras na ito, lahat yan ay galing sa Panginoon. Kaya sana maisip natin kapatid, na mayroon Diyos na namatay sa cross ng Kalbaryo, na mayroon Diyos na umabot sa dugo. Ang sabi nga sa Hebrews 9, kung walang pagbubo ng dugo ng Diyos sa cross ng Kalbaryo, wala pong kapatawaran. Kaya kapatid, amen, sa oras na ito, meron nag-alay ng buhay, meron nag-alay, nasaktan, tinadyakan, tinuraan. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo para sa ating mga kasalanan, para tayo makalaya sa tanikala ng kaaway. Alam mo kapatid, napakalungkot kung tayo'y mapupunta doon sa bumubulusok na walang kasiyahan doon sa impyerno sa dagat-dagatang aboy. Kaya nandito mga pinapadala ng Diyos para malaman natin, pinapaalala sa ating kapatid na merong impyerno na kapag hindi tayo nagsisi, hindi natin tinanggap ang Diyos, maaaring mapahamak tayo. Alam mo kapatid, mahal ka ng Diyos 24/7. Hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa iyo. Maaaring sa oras na ito, nakabuka ang mga bisig niya. Na kapag lumapit ka sa kanya, yayakapin ka ng Panginoon. Ano mang klaseng pagkatao mo, kung ikaw ay masamang tao, hindi nakatingin ng Diyos sa ganong bagay. Nakatingin ng Diyos sa relasyon, kung ano ka, kung sino ka, kung kanino ka galing. Alam ka kapatid, mabalad ka dahil mahal ka ng Diyos. Kaya sa oras na ito, maaaring may ginagawa ka. Alam mo, ang Diyos bumubulong, nagsasabi sa atin, nagre-remind, nagpapaalala na meron naghihintay sa iyo. Mahal ka ng Diyos. Alam mo, hanggat meron ka pang ngipin, hanggat may lakas ka pa, hanggat nakakalakad ka pa kapatid, meron pang panahon para magsisi. Meron pang panahon, meron pang oras para lumapit ka sa Panginoon. Mahal ka ng Diyos. Tatanggapin ka niya kahit anong meron ka. Alam mo kapatid, ang minimo lang na nagkasala ka. Kaya ang Panginoon nandito, umiiral siya. Sabi ng Mateo 18:20, kung meron dalawa o tatlo nagkakaisa sa kanyang pangalan, nasa kalagitnaan natin ang ating Panginoon, na siya nagmamahal sa iyo kapatid. Napapagod ka man, alam ng Panginoon kung ano'y pinagdadaanan mo, kung anong meron sa buhay mo kapatid. Marahil may problema ka sa pamilya, sa relasyon, sa financial, kapatid, o sa karamdaman, meron Diyos na nagmamahal sa iyo. Kaya nandito kami, pinapaalala lang namin sa inyo kapatid na ang Diyos ay patuloy na nagpapaalala. Kapatid, galit ang Diyos sa mga hindi naniniwala sa Kanya. Sabi ng Hebrews 11, kung hindi ka sumasampalataya kapatid, hindi natutuwa ang Diyos. Alam mo kapatid, masarap na kumita ka, magpalain ka, masarap na patuloy na pinipigyan ka ng pagpapala, ngunit nawawala ka sa equation ng ating Panginoon. Ayaw ng Diyos ng ganun. Ang gusto ng Diyos ay isipin natin na tayo manlalakbay lang sa lugar na ito. Sa lupang ito, mga kapatid, isa lang tayong manlalakbay. Hindi tayo tagalito sa lupang ito. Dahil ang sabi ng Miko's 3:20, kapatid, tayo ay tagalangit, hindi tayo tagalupa. Kaya huwag tayong mag-conform dito sa lupa ito. Kung anong meron dito, dahil iiwan din natin ito, haharap at haharap tayo sa ating Panginoon dahil temporary lamang po ang buhay natin dito sa mundo ito. Kaya kapatid, anytime, pwede natin iwan tong mundo na to dahil sabi ng Santiago, para lang tayong usok na mawawala pagkarakay, iiwan natin ang mga bagay. Kaya kapatid, hanggang nandito ka pa, hanggang may pagkakataon pa, pwede ka pa magsigil.
pwede kang bumalik sa Panginoon dahil meron Diyos. Ang sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Kapatid, kapag naniwala ka sa nag-iisang anak ng ating Diyos Ama, kapatid, wala na kasi Diyos na pangalawa pang pabalik. Si Kristo ay nag-iisa lamang. Kaya kapag di ka naniwala kay Kristo, kapatid, kawawa ka sa pinakawawa. Kaya paalala, hanggat meron ka pang natitirang oras, magsisi ka na kapatid. Dahil si Kristo lang ang daan para sa kaligtasan. Wala nang iba. Dahil kay Kristo naman ay Kristo sa magsa ng pag-asa na bawat ko sa atin. Kaya sa oras na kapatid, inaalayaan kita sa isang mali, may isip manalangin lang. Naalam mo kapatid, kapag ikaw ay nanalangin sa isip mo lang, kung ikaw ay nahihiya, alam mo kapatid, automatic, isusulat ng Diyos ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kaya sa oras na ito, sumabay ka lang sa manalangin. At ito ay tanggapin mo ng mahaba ng buhay mo. Sige mo mga kapatid, manalangin tayo. Sabihin nyo lang ako, sabihin natin, Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa iyong pagkamatay sa krus. Naging daan para sa akin ka lang kaligtasan. At sa oras na ito, nagsisisi na ako sa aking mga kasalanan. Ano man yung pagkakamali ko, Panginoon Jesus, patawarin mo po ako. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At pinatanggap kita bilang aking Diyos, tagapagligtas ng aking kaluluwa. Gawin mo akong isang tao na may takot sa iyo at marunong sumunod sa iyong kalooban. Maraming salamat po. Amen. Kapatid, kung ikaw ay nakasabay sa isang maikling panalangin, maniwala kapatid, binabati kita. Isa ka na sa magmamahal ng karyan ng Diyos. Dahil sabi ng John 1:30, kung sino yung tumanggap sa Panginoon, siya yung bibigyan ng karapatan na maging tunay na anak. Kaya sa oras na ito, salamat. Ako po'y mananalangin sa inyo. Kung busy man kayo, okay lang kung kami nakakaabala. Salamat po. Ako po'y mananalangin, Panginoon. Salamat, Lord, sa oras na ito. Salamat sa iyong mga salita. Naway ito'y lumaki, tumubo sa bawat matabang lupa, sa bawat puso ng mga anak mo na nagtatrabaho, umuwi, naglalakad, namimili, Panginoon. I pray and I declare, Panginoon, pagpapala after pagpapala sa bawat buhay nila. Dalangin ko, Panginoon, kalakasan, pag-iingat, protection, napang-protection sa bawat buhay na nandito. Dalangin ko, Panginoon, patuloy kang makakilos sa bawat buhay ng anak ko nandito. At alam namin, hindi mababaliwala ang iyong mga salita. Hindi babalik sa iyo nang walang kabuluhan ang iyong salita. Kaya salamat po sa inyong pinagkakatiwala ang lahat na may buhay sa Sandigan, Bihayan o sa Batasan, sa lugar na itong palengke ito. Sa inyo po, pagpulpa, salamat sa pangalan ni Jesus. Sabihin po natin, Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid.